Good afternoon guys. Meron po tayong customer ngayon. Ang problema po nito ay may check engine. Yun, may check engine to. Ilang araw na po. Nadala na po sa casa to. Kaso nandun nila sa casa, iniscan lang tapos cleaner. After po maklear ilang araw, bumalik po yung check engine. So ngayon po, i-scan natin ulit para ma-troubleshoot natin. Scan po natin kung ano po yung problema. Odo pa lang, so hindi pa siya gamit, hindi masyado gamit. So ayan, PO137 generic oxygen sensor, circuit low, voltage bank 1. So circuit low siya. Voltage bank 1 sensor 2. So voltage bank 1 sensor 2. So ito, check natin to. Kung ano yung pinanggagalingan nito. So ito guys, chinek natin yung connection o yung wiring guys. Tinanggal natin yung mga nakadikit na electrical tape. Nakita natin may ngat-ngat ng daga yung wire. So itong wire na to ay konektado to doon sa oxygen sensor dyan sa baba. So yan yung nakakonect. Kaya siya may check engine at hindi nawawala dahil dyan sa putol na wire na yan na connect dito sa oxygen sensor dito sa ilalim. Yan. Sensor 2. Bank 1 sensor 2. So nung pina-check po kasi dyan sa, nung dinala po kasi ito sa casa, in-scan nila. Nung na-scan nila, tinest drive daw, nawala, clean air, nawala. Tapos nung umuwi na yung may-ari sa bahay nila, bumalik yung check engine. Ngayon, nung bumalik yung check engine, tinawag niya ulit doon sa kausap niya sa casa. Ngayon, nung nakausap niya na, sinabi sa kanya na kailangan na palitan yung sensor, oxygen sensor dito sa ilalim. Worth of 24,000. So, yung kaagad yung hatol, hindi man lang nila chinek. Kung may mga wiring na naputol, may mga wiring na nangat-ngat ng daga, or yung sensor, hindi man lang nila chine kung may kung faulty na ba or kailangan na ba papalitan. So ito guys, kaya siyang inat-ngat dahil nga po tinirhana ng daga. Kung mapapansin nyo guys, ito yung guma na nakabalot dito, kasi ito dapat kasi may balot to eh. Yung guma na nakabalot dito, inat-ngat na rin ng daga. Ito na nga siya sa ilalim mo. May mga tae pa, may mga buto pa ng kanina nakuha ko na yung mga buto ng baboy. So ayan. So marami kasing possibility na kaya siya na lumalabas yung check engine. So hindi yung papalitan kaagad. So kailangan din natin i-check muna bago tayo tumalon doon sa pinaka mahirap na sitwasyon, yung pagpapalit. Kasi mahal nun eh. Di basta-basta ang presyo nyo, 24,000. Iba kasi sila mag-PMS din, no? Mag-chenso ilang ata sila, hindi man lang nila nilinis, kaya tinira ng taga. So ito, gawin natin, pagdugtungin na lang natin guys, para at least hanapan natin ang paraan para maayos to. Pagdugtungin lang naman to para maayos na. So yun guys, nakabit na natin yung yung harness na yan. Paandarin na natin, check natin kung may check engine pa. Nakabit na natin yung positive negative. So ayan guys, napaandar na natin. So i-observe lang natin kasi nawala na yung check engine niya. I-observe lang natin kung babalik pa o hindi. Pero napagdugtong na natin yung wire, malamang mawawala na yung dyan, check engine, din na babalik yan. So ito, in-scan ko rin. In-scan din natin ngayon.
Aha, masyadong ano? Ang ingay ng catalytic. Yan, i-scan din natin. Yan, i-simula natin. I-scan natin. Nakalagay naman ay DTCS is in this ECU is 0. So, dyan pala makikita natin na wala na yung ano niya. Okay natin. I-ano natin, basta i-scan natin. Ayan, wala na siya. So, nawala na yung faulty. Lagay natin dito sa isa. So, nawala na yung faulty niya. So, ito, observe lang natin to guys. Observe lang natin kung babalik pa o hindi na. So, kailangan natin i-test drive to. So, kailangan natin i-test drive to kung babalik pa o hindi. Pero, hindi na yan. Kasi, ano na eh. Yun lang naman yung pinaka-problema niya is yung wiring putol. So, ayun guys. Ganun lang po ang pag troubleshooting. Pag may mga check engine dyan na lumalabas sa dashboard nyo. Pag hindi nawala, halimbawa pina-scan nyo at na-clear na at hindi nawala, i-check nyo muna yung mga wiring. Wiring, check nyo yung wiring, sensor. So lahat yan, check natin yan. Kung may problema ba sa wiring, kung wala, check naman natin yung sensor bago tayo tumalon sa pagpapalit ng sensor. Kasi hindi basta-basta yung halaga nun eh, 24,000. So ayun, nakatipid si ma'am. Nakatipid si ma'am ng 24,000. Thank you guys. Maraming salamat po.